Kayo ba mga bata, may mga pangarap ba kayo sa buhay? Sino gusto maging doktor? Sino gusto maging teacher? Sino gusto maging abogado? Sino gusto maging presidente ng Pilipinas? Pakinggan nyo ang aking kwento. Tungkol ito sa tatlong magkakaibigang punong kahoy. Maliliit pa sila at nag-uusap-usap sila tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay. Si Nara, si Roble o ang Oak Tree, at si Cedar. Sabi ni Nara, "Ako, kung ako'y malaki na at nakahanda ng gamitin ng tao, gusto ko gawin nila akong isang kuna. At hindi ordinaryong kuna ang nais ko. Nais ko maging kuna ng isang prinsipe. Dahil ako'y kuna ng isang prinsipe, siyempre nakatira ako sa isang malaki at magarang palasyo. Malinis ang aking paligid. Napapaligiran ako ng mababangong kumot at unan. Hindi amoy panis na laway. Siyempre, hindi ordinaryong bata ang aking aalagaan. Siya ay isang prinsipe." Sabi naman ni Roble, "Ako, hindi ako ganyang kaate. Kung ako'y malaki na at nakahanda akong gamitin ng tao, nais ko gawin nila akong isang battleship. And I don't want to be an ordinary battleship. I will be the most powerful battleship in the world. I will be surrounded by powerful weapons that can destroy the enemy with a single blow. I will be commanded by the most able of captain. Many soldiers will be at my back. I will bring so many victories for the king because I am not an ordinary battleship. I am the most powerful battleship in the world." Sabi naman itong si Cedar, "Ay ako, hindi ako ganyang kataas mangarap. Simple lang ang nais ko. Nais ko manatili dito sa gubat at maging mataas na punong kahoy. Maraming mga ibong mamumugad sa aking mga sanga. Makikipagkwentuhan ako sa kanila tungkol sa kanilang mga adventura doon sa kabilang bundok. At pag mayroong mga ngasong nagdaan sa aking harapan, sisigawan ko sila at ituturo sa langit." Lumipas ang maraming panahon. Itong si Nara nakakita ng isang lalaki. May daladalang palakol. Sabi ni Nara, "Malapit na akong gawing kuna." At naramdaman niya ang pagtapyas sa kanya. Tsak! 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 Aray ko! Aray ko! Ngunit kailangang tiisin ang anumang hirap, alang-alang sa isang pangarap. At narinig ang sigaw kapag may bumabagsak na punong kahoy. Timber! Bug! At si Nara natulog ng mahimbing. Habang siya natutulog, nakaramdam siya ng malagkit na dumapo sa kanyang likod. Ano yun? Nakiliti siya. Dahil nung dumilat siya, dila ng baka, kambing at tupa. Ginawa siyang pakainan ng hayop. Umiiyak itong si Nara. "Ano itong ginawa nila sa akin? Ang nais ko, palasyo, hindi kulungan ng hayop. Gusto ko gawing kuna, hindi pakainan ng baka. Gusto ko mababangong kumot at unan. Hindi ito ang babaho, mga kambing, mga dumi ng hayop, na madumi ng tupa." Panay ang iyak niya. Ngunit isang gabi, mayroong naging bisita. Isang lalaki, isang babae, at yung babae, buntis. Sabi ni Nara, "Mukhang dito pa yuto mga anak." Ngunit sa pakiramdam ni Nara ay parang napaka-espesyal ng gabing yun. Dahil nung gabing yun, nakita niya ang pinakamaliwanag na tala na noon lamang niya nakita sa buong buhay niya. Nalaman na lamang ni Nara, dinampot siya ng lalaking yun. Nilinis siya ng mabuti. At nang malinis na siya, nilagyan siya ng tuyong dayami at inilagay sa kanya ang isang batang lalaking balot ng lampin. Nakarinig siya ng mabilis na yabag papalapit, mga pastol, at yung isa humihingal ng sumungaw doon sa kulungan. Ang sabi,
Ando kami sa bukid. Mayroong nagpakitang anghel. Lahat kami natakot. Ngunit ang sinabi niya, huwag kayong matakot. Sapagkat ngayong gabing ito, ang pinaka-espesyal na gabi para sa inyong lahat. Sapagkat ngayong gabi ay isinilang sa inyong kalagitnaan ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ito po si Kuya Eric ng Luzon Convention. Saludos.